Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho, August 1st, Tuesday. Kumusta ho kayo mga boss? Kumusta ho kayo sa kinaroroonan ninyo? Kayo ba'y okay? Ngayong umaga. Nakapagkape na ho ba kayo? Nakapagtsana ba kayo? Tsokolate? O depende dun sa mga iniinom nyong mainit sa umaga? Ha? Sa panahon ho ngayon. In the meantime, kami ho'y muna magsasabi sa inyo na mamaya yun hong documentary na ginagawa ho talaga ng Bitag. Ito'y kabahagi po to sa ito'y responde ho ng mga pulis dito ho sa QC na 3 minuto lang nakakarating po sila. So, away kapitbahay, domestic, sabi nga ho, disturbance or domestic violence ang tawag po dyan. Mamaya, yun hong nag-away na mag-asawang babae, nagkaanak na may paslit at yung lalaking botangero. Ayun po, mamaya, pakita po namin sa inyo na kapag may tumawag po, responde yung mga pulis po. Sana ganito lahat sa buong NCR o di naman kaya sa Luzon, sa Visayas at Mindanao na lahat po sana may mga body cam. Mamaya po yan. In the meantime, diretso na po tayo mga boss. Ang mga mag-asawa't, ito'y asawa, lalaki't babae, legal na nagsasama, nagkaanak. Nagkaanak po sila, nagkaapo sa tagal ng panahon. Sila po'y matatawag lolo at lola. Kilala rin sila sa larangan ng industriya ng showbiz. Kilala po sila. Ano pong masama o malaswa na maghalikan si lolo at si lola sa harap ng kamera? Meron ba tayong picture dyan? Ayan. Ano pong masama sa sinasabing si lolo at si lola mag-asawa sa tagal ng panahon, sila'y nagsasama, kinasal, nagkaanak, nagkaapo, at nagpakita po sila ng kanilang pagmamahal at nakikita po natin. So, pag-ibig na walang kupas, till death do us part. Di ba dapat sila'y tinatawag na ehemplo ng mga magulang na sila'y nagsasama, nagkapamilya, tanggap ng lipunan? Ang ating lipunan, isa lang ho talagang andyan, a basic structure ng ating society is the family. Oh, sinanay nagkaanak, dahil kay tatay. Hindi naman pwede si tatay, isa tatay magkakaanak, hindi po pwede. Di ho ba? Ang kanilang mga anak, nagdulot na sila, nagkaapo na rin. Dahil sa struktura ng pagsasama ng isang babae at lalaki, nag-asawa. Yan po, ginawa po ng poong may kapal na si babae nagkaanak dahil kay lalaki o kay mister, kasi si misis. Kaya ang kanilang pagsasama dahil legal sila mag-asawa, nagbunga ang kanilang pag-ibig kung kaya't nagkaanak po sila. Sila'y matatawag tatay, nanay, or lolo at lola. Nang galing sa kanila ang kanilang mga anak. Eh, yung mga, ito, kung hindi man sila magkaanak na wala naman pong problema, basta sila nagmamahalan, sila pa rin magkasama. Pwede namang mag-adapt yung mga mag-asawa na hindi nagkakaanak o walang anak o talagang iniisip nila, siguro mas maganda, ganito lang tayo, magsasama tayo ng hanggang tayo'y, well, sa huling hantungan, tayo'y mag-asawa. Dahil ikaw si misis ko, dahil ikaw babae, ako si lalaki. Kaya yung sinasabing nagkakaanak. Wala silang issue, walang kontrobersiya. Kaya wala akong makita sa mag-asawang si dating senator dito sa Otto, and courtesy ho yan, makita natin. Tama na, baka magalit sa atin yung TV niya, hindi sa atin yan. So, stop. That's all. Yun pong pinakikita lang po natin, okay? Borrowing that, because that is the yung sinasabi natin, pinakikita lang, nag-issue po ngayon yan eh. Wala po akong makita sa mag-asawang si dating Senator Tito Soto, ang kanyang asawang si Helen Gamboa, sila po'y kilala sa larangan po ng industriya. Eh ano hong makita natin kung mag-asawa po yan, lolo at lola, nagkaapo na sila, nagkaanak na sila, nagkaapo. Dahil sila po'y nagsasama, tanggalin na po natin, baka nilalaking issue. So wala po akong makitang malaswa. Walang masama sa kanilang kinikilos o sa kanilang profesyon, sa kanilang matagumpay na larangan, may mga anak, may apo. Anong problema nyo?
Kaya nga, tawag sa kanila, lolo, lola, daddy, mommy. Eh, nagkakaanak eh. Doon sa mga walang magawa, naghahanap ng issue dahil pinatawag ng MTR-CBN producer ng It's Showtime! Na kung saan tinalakay po natin dito, na kung saan maraming mga magulang na iiwan sa bahay, nakikipanood ang mga paslet. Dahil ang segment na pambata ay pinakita at pananaw ng mga magulang na, ito nga, nagtatawag sa amin, kumisa nandito, sir, ba, ang tipalagay mo? Eh, hindi po ako nanurod ng mga ganyan, pero nang makita ko ba, agayon ba? May kanya-kanya po tayong pananaw. Pero may tamang pagkikilos or yung sinasabing pagkilos, yung behavior propriety sa harap ng kamera, particular kapag ikay national TV. May mga taong sensitibo sa kanilang pananaw at sasabihin nila ganito. May mga nagsasabi, 2023 na. Eh ano ngayon kung 2023? Gusto nyo tanggapin kayo, umayos kayo. Wala naman. Pero yung mga ganyang klaseng estilo na yan, suggestive na yan, nagpapakita, Jesus Maria Joseph, si Vice, ang kanyang asawa, na nagpapakita, nagsusupsupan ng kanilang hintuturo. Doon ang may problema, ayan. Hindi kini-question ang kanilang pagsasama, kini-question yung pagsusupsupan ng hintuturo sa harap ng kamera. Ang labo niyo, mga kulokoy. Nawawala na ata kayo sa hulog. Ang labo niyo. Marunong ba kayo magbilang? Kabisado niyo ba yung alphabet? Go back to school! Baka naman kasi kailangan yung sobriety test, yung pinag-recite sa inyo, pabaliktad yung, alam yung sobriety test? Sige nga, alphabet, pabaliktad. Z, papuntang A. Sinusubukan kung ikay lasing or ikay under the influence. Ngayon, ganun ginagawa ng pinag-recite kayo, pabaliktad, pinabibilang kayo, from 50 to 1, pabaliktad, kasi sinusubukan kung kayo'y lasing. Ang labo nyo. Ganun na mga ginagawa ng mga taong nakakatoma, wala sa isip. Ngayon, ano ba ang saysay ng panahon? Ang panahon po, yan po'y the years gone by and things change, but the laws of God does not. Tradition changed because people made it, but there are certain laws and behavior na katanggap-tanggap. Baka sabihin nyo, sa isang araw, sa tanggal ng panahon, pwede ka na maghubad sa harap ng TV o national TV. Hindi po pwede, kaya nga may MTR-CBN. Ano kaya nangyari doon sa pinatawag daw ata ng mga producer ng Showtime? 10 a.m. kahapon, hindi natin na pa so far, nag-aantay tayo sila ba? Wala tayong update o MTR-CB. Bigyan naman kayo ng update dahil marami nag-aabang dito para malaman kung ano nga ba talaga. Kasi baka ito, baka sinobis niyo ka naman kami. Kaya yung iba naman dyan na wala sa hulog, ang labo nyo. Way back in 2015, ang labo nyo! Bakit? Sobrang labo! Paano may paghahambing yung sup-sup ng hintuturo doon sa naghahalikan at lolo't lola? Ayan. Oh, anong masambahan dyan? Yan ay bunga ng pag-ibig sa tagal ng panahon, nagkaanak, nagkaapo, sa tagal ng larangan, walang issue dahil nagmamahalan. Eto, boom! Tirik mata hanggang langit, ang chalap-chalap ng aking daliri, hintuturo. Ang hintuturo, tinuturo yan. Eh, dapat may kutsara na lang kayo. Pero kung yan ay laro ninyo, okay lang sa amin. So, mga bossing, hindi ko na patatagalin pa. Speaking of mag-asawang lalaki't babae, sa totoong babaeng misis, dala-dala ang kanyang sanggol, binugbog nitong butangerong mister. Ang kapitbahay tumawag ng 122. Responde. Eto, paano orin nyo? Aktual na mga pangyayari, aktual na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito.
8 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Isang tawag ang natanggap ng Quezon City Hotline 122 mula sa isang reporting party. Ayon sa reporting party, narinig niyang nagsisigaw ng kanyang magkarelasyong kapitbahay. Sinasaktan umano ng lalaki ang kinakasama nito. Agad ibinato ng Quezon City Hotline 122 sa Integrated Command Center ng QCPD. Sa bansang Pilipinas, ang mga ganitong klaseng tawag ay pangbarangay lamang. Subalit sa Quezon City, minabuting itinawag ng reporting party sa QCPD Hotline 122 kung saan sa loob ng 3 minuto, agad dumarating ang responde ng pulis. Hanggang ngayon pa, ang gabing? Apo, apo sir, apo. Nagsisigaw na po yung babae. Hindi po narinig yung boses ng lalaki sir. Nagsisigaw na po yung babae, nanghingi ng tulong. Hindi naman po kami baka ano kasi. Adik po ito sir, lalaki na to. Adik po ito. Sino po sila ma'am? Pwede po bang di na magpakirara sir? Sige ma'am. Sige pa, padalan po na lang namin ang ano, police assistance. At dito po sir, sa, ibigay ko po yung address. Ah. Sige po, dito po sa Veterans Village po, opo. Sige ma'am. Thank you po sir, sana po ano, mabilis lang. Sige pa. Thank you po. 600 ba sa hotline na 122? Pwede hotline na 122? Alarma domestic violence at 109 H Street Area 3 Veterans Village Barangay Pasong Tomo. Send unit. Police station, proceed to location of alarm. Veterans Village Barangay Pasong Tomo. Copy 614, unit na malapit mo. Veterans Village. Proceed, proceed. Proceeding sir, QC 251614 Riders. Seven nga to. Kuya, saan ba yung 8th Street? Ha? 8th Street. Unang ano, unang kato. Ito na po yung saro. Unang kato. Apo, yung unang kato dyan kayo ako. Ha? Sige, salamat po. Bote? Kaliwa? Ano na? 109? Di tumawag? Sino ba? Meron eh. Ano pong report? Kabila ata, ano ni? Ito po, ito po. Ano pong report? Ito, ito. Ito? Ay, 109 din, 109. Ito lang ang 109. Tao po. Tao po. May tatanong lang po, ma'am. Kayo po yung tumawag sa akin, ma'am, sa Karingal? Hindi po. Ilay po ako. Hindi ako makakayalaw dito sa ila ako eh. Ah, hindi rin eh. Yan, madalas. Wala, walang pasukan yata dyan eh. Ano sa kabila. Wala, hindi naman daw sila eh. Anong pangalan nun? Sinabi, hindi ko kinala eh. Ang dami. Wala, hindi naman daw sila eh. May SEU na. Sinabi ba yung kwan dyan? 1017 tol? Kanina po. Sinabi? Anong pangalan? Wala, hindi sinabi?
dito ko sa gayon namin, nag-away ito kanina. Ay, may nag-away ba dito kanina kaya? Baka yun na alarma. Baka yun nga. May nag-away daw kanina dito eh. Dito lang, bugan, nasawa. Saan banda? Dito kaya? Dito ka sa loob? Ay, dyan nga siguro. Sa looban. Nakilala nyo po? Nakilala nyo? Yung nag-away? Pwede tawagin mo? Baka siguro yung skandalong tinawag. Kasi ang ingay nilang mag-asawa kanina. Away, mag-asawa lang. Saan dito yung bahay? Ito, itong unang pinto? Dulo po. Yung dulo po, yung kaliwa. Kaya, ano pa yung nag-away kanina? Ano sa mo? Saan? Saan po? Ha? Saan po dito? Sa pasanta mo? Diyan lang po eh. Kinukunta na po yung... Ako tinasok sa yan eh. Ito? Po. Ito? Apo. Dali na lang sa barangay. Ayaw mo na? Dali na po. Ayaw mo matulog dyan sa inyo? Ayoko po. Ayoko na po. Ayan. Bata. Ayoko po. Ayoko na lang po. Uy, huwag mo hawakan muna. Huwag ka muna ang damit mo. Huwag ka damit mo para mag-usap kayo doon. Ayan ko nindang na. Kunin mo na lahat. Patayin mo yung TV, electric fan, tanggalin mo saksakan ha, baka magkasunod. Eba. Doon sa isang mobile. Tol, saan mo muna dyan? Doon ka sa dulo, tol. Doon ka sa dulo, dulo ka. Doon ka sa dulo, dulo. Baka malaglag yung bata eh. Na, tol. Dito na lang. Saglit. Saglit nga nang sabihin. Walang bouncy dyan eh. Kaya nga eh. Ha? Aminta lang, walang bouncy dito. Yan, pag-away mag-asawa, domestic trouble in general yan. Ang tawag namin dyan actually sa 10 codes, 1016. Pero sa street lingo ng mga patrollers, Jan and Marcia. Reported, Jan and Marcia, proceeding. Ganun ang mga ginagawa dyan. Ibig sabihin yan, pupuntahan nila, away mag-asawa yon. Marami dyan usually is nire-refer natin sa barangay. Unless na talagang serious ang injuries na natamo ng biktima, either lalaki man yan o babae, saka natin iimbestigahan yan sa ating Women's and Children's Concerns Desk. So sa case na to, nang ma-receive natin ang call ng isang kapitbahay na concerned dahil siyempre naririnig ang ng mga kapitbahay ang away ng mag-asawa.
Within 3 minutes, nakaresponde tayo. So, napigil natin ang further na pananakit ng lalaki sa kanyang asawa. And after that, na-assess ng ating mga pulis na pwedeng i-refer sa barangay for mediation, for para mapag-ayos naman at ayaw naman nating manira kaagad ng pamilya. Dinala natin sila sa barangay for appropriate disposition. If yan ay barangay case, respondihan pa rin ng pulis. Okay? At kung makita ng pulis na responder na yan ay barangay case, sila ang magdadala sa barangay, properly turned over for proper disposition. Pag ikaw ay lumapit sa pulis at humingi ka ng tulong, kahit na yan ay pang barangay, kahit na yan ay makita natin na talagang away ng mga bata na magkakapitbahay na dapat naman talaga sa barangay, re-respondihan ng pulis yan, dadalhin sa barangay. Aktual na mga pangyayari. Aktual na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pagkikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito. Baka lingid sa inyong kaalaman, mga boss, ano? Sa Quezon City, meron na po silang dial 122. Kuminsan, pati mga responde ho na pang barangay, dumaresponde po sila kasi, alam niyo bakit? Dumarating po yung mga police ng Quezon City. Pinakikita po namin yung mga documentary po. Ano? Ngayon, makikita yung counterpart naman sa ito yung gusto namin pakita sa inyo sa US. Ginawa po namin ito kasi pinakikita rin po natin yung difference ng law enforcement sa Amerika at sa Pinas. Pero makikita nyo, yung ginagawa po ng Quezon City Police Department po natin, iba. Normally responde po sila, mabilisan, gamit yung kanilang body-worn camera at pagkatapos dumarating agad. So, kung hindi niyo po naintindihan, sana yung ibang mga nasa National Capital Region all the way sa ibang mga rehiyon, kailangan lang po siguro talaga ng mga body-worn camera yung police nagre-responde. Kapareho po niyan. Yan po'y malaking bagay kasi pag nag-perform ang trabaho yung mga police, nakikita po natin. So, wag po natin maliitin yan. Kaya mamaya papakita rin po natin yung estilo po ng mga nasa sa US. May mga Filipino cops po tayo, mga kung titingnan po natin, sila po ay Filipino in a way, dahil yung magulang, nanay, tatay, nanay ay, ito itawag nga, Pilipina, yung tatay ay Amerikano. So, lumaki na po sila sa States, yung pong ginawa po namin yung cover. Mamaya, papakita po natin, ito naman po yung US cops na si Officer Hans Castillo. Iba pong kanyang estilo. Yung kanilang estilo po ay pagpapatrolya rin, kaya iba po yung law enforcement in the US, tsaka dito, pero magkahalintulad po pagdating sa responde. Sana magawa po natin yan. Yan pong gustong gawin ng ating Chief PNP. Na right away, dalhin yung mga polis. Mas malapit yung mga polis sa komunidad. Yun naman talaga ang mga polis. Dapat madali silang dumating, madaling rumisponde, madaling tawagan, madaling dumating. Yan pong gustong ngayon ng bagong Chief PNP na kumaari yung community relations na mabuo. Pag ang pulis natin puro nasa presinto, natutulog sa pansitan, ngayon dito sa Quezon City, may mga iba't ibang lugar na sila na nakalipad po yung drone nila, nakikita po nila kung ano man nangyayari sa baba, nagre-responde agad. May mga ginagamit na po sila, mga ito'y technology na which ganun din ang gusto ng Chief PNP. So mamaya ng konti, kung ready po tayo, ipapakita po natin yung pong US cops. Ako'y magsasabi, Luca! Vega, you're next! Ito na pong tatalakay natin, ano? Mabilisan lang. Kung inyong matatandaan, on July 17, inere po natin dito sa ating programa na hindi saklaw ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pag-iinsulto, pangungutya, medyo nakakasakit o offending yung pagganap ng impersonation itong si Luca. Kilala niyo si Luca? Iyan po. Yung sagradong imahe po ng Jesus Cristo, Simbahang Katolika, at anumang sektay, na masapalataya rito. Walang karapatan ng sino man sa LGBTQIA community, straight or unknown, na gawing katotohanan. Ang pananampalataya
ang pinaniwalaan sektang simbahang Katoliko o namang sekta. Marami po nagsasabi, hindi daw sekta ang simbahang Katoliko. That's just church, Catholic Church. Kahit anong relihiyon, denominasyon, huwag po tayo mag-iinsulto kasi meron pong batas na Revised Penal Code, ito 133, offending the religious belief of anyone. Yung pag-iinsulto at nakaka-insulto. Abay, delikado tayo rito. Kaya itong si Luca, naku, ewan natin, makinig ka. Kasi ikaw maghanda ka na ngayon, Luca, ng pampiyansa mo. Magsasampa ng kaso ang leader ng mga Christian churches sa ilalim ng Philippine For Jesus Movement, PJM. Idineklara na po na persona ng grata itong si Luca sa General Santos City, ganun din sa Pampanga. Ito po mga sinasabi po natin dito para sabihin natin kapag ganyan ginawa. Tulad po nung sa itong nangyari doon sa parish sa Nasugbo, yung pong dating ex-Comelec chief na si Harriet Dimetrio. Kung inyo matatandaan, may paring nagpiansa dahil lamang offending the religious belief doon sa Virgin Mary. Nahinggil po roon sa mga issue na yon, tapos na po yan. Napilitan po na issuehan ng warrant yung pare, pati nga simbahang Katoliko, na nagulat doon. Eh, kasi na-offend daw, nasaktan yung pong nampalataya, particular si ex-Comelec chief, Harriet Dimetrio. Naging balita po yan, itong kay Luca. Ano po to? Ngayon si Luca, meron pong violating Article 201 of the Revised Penal Code. Number 2, violating the Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention of 2012. Yung Article 212 Revised Penal Code Section, ito po nasasabi, those who in theaters, fair, cinematography, or any other place exhibit indecent or immoral plays, scenes, acts, or show, whether live or film, which are prescribed by virtue thereof, shall include those who offend any race or religion are contrary to law, public order, morals, and good customs, established policies, lawful orders, decrees, and edicts. Di na po ako nasasalita yan. Batas po natin yan eh. Section 6 ng Cybercrime Prevention Act includes conduct of crime described in the Revised Penal Code if it is done by, through, or use of information and communication technology. The drag performance or pageante is not only terribly blasphemous, offensive, disrespectful, insulting, unacceptable, and outrageous to the Christian religion, specifically the Catholic Church and belief. It also caused devalued and negative image of the Lord Jesus Christ, which Christian hold in the highest veneration. Batas po yan. Yan pong ikakaso dito sa kanya. So, maghanda-handa ka ng piyansa mo. Malapit-lapit ka na. Siguraduhin mo pagdating ng Biyernes, magtago ka na. Kasi pag sinerve sa iyong warrant, hindi ka makakapagpiyansa. Sabado't Linggo, saradong hukom. Yan po ngayon. Ngayon, sinasabi po, nagsasampa po ng ito. Ito po yung mga sinampa po sa kanya. Kasi, yan po. So, ngayon, mga bossing, tingnan po natin, ano? Sa bansang Amerika, wag po natin gayahin. Iba po roon yung mga sinasabing LGBTQIA. Sila po'y ina-assault po nila, mag-express po ng freedom sa mga lansangan, particular pag Christian. And sometimes, sinisira, tinutulak po sila roon. They're being, you know, persecuted in a way sa kanilang belief without necessarily having to, sabihin natin na sinasaktan yung mga nagrarally doon na kung ano man yung sinasabing gender equality na sinasabi na pag nakita po yung iba doon na nag-express po nalang kalang na matahimik naman, ina-assault po sila. Dito po sa Pilipinas, wag lang mangyari yan. Ako, nang maghahalong balat sa tinalupan, umayos kayo. Let's respect its, you know, sasabihin, the faith or belief of anyone. Kapag kayo lumabis dyan, ako po Mariose. Tingnan niyo sa bansang Amerika, malapit-lapit na po yan, magiging socialist country na po yan. Ala na pong respeto yung mga henerasyon, yung patriotism in the U.S. nawawala na.
yung pong pagmamahal sa kalamasa, pati yung, you know, the Pledge of Allegiance in the U.S. nawawala na. Then, sa pagdating pala sa eskwalahan, kolehiyo in the United States, yung pong mga college students, they seem to be entitled, yung kailangan ka mga college loans, hindi na binabayaran. Feeling nila, libre na. Iuutang ka pagkatapos ganun na. So, wala nang respect sa authority. Sometimes, yung politika roon, nahahati, yung Democrats and Republican, yung isa, pumapabor, konsentidor, mahabang PC, dito naman traditionalist, pag naghalo po yan. Ako, natutuwa po yung bansang China and Russia, nagtatawanan, sige, magkagulo kayo sa Amerika. Huwag po natin gagayahin dito po sa Pilipinas, iba po tayo. It should never happen here in the U.S. If we express our sector or whatever denomination or whatever gender that we have in our society, let's respect. Huwag po tayong lumabis. Huwag po tayong maging bastos. Ganun lang po kasimple. Unfiltered. O ngayon, pag-usapan po natin. Ito ho si Hans Castillo. Doon po. Ito naman ang estilo po sa bansang Amerika with their law enforcement, the U.S. cops. Ride along, kasama po kami, international production po namin, panoorin. Tuwing summer, agresibo ang gang task force ng San Mateo County. Sa panahong ito, naglipa na ang mga aktibidades ng iba't ibang gang. We see crime stats spike during the summer months for obvious reasons. People are outside, the weather's a little bit nicer, and one of the primary factors also is that school is out. So you're seeing our youth kind of reintegrating back into the evening time population. Pili ang mga miyembro ng gang task force mula sa iba't ibang police department na bumubuo ng San Mateo County. Kaya naman, tinaguri ang elite force ang grupo dahil gang ang kanilang konsentrasyon. Ito yung mga police na to na nakikita nyo ngayon sa loob ng kwarto. Coming from 20 different police departments. Iba-ibang syudad sa loob ng San Mateo County. Eksklusibong ipinakita ng San Mateo Gang Task Force sa team ride-along ng bitagang ilan sa kanilang strategiya laban sa mga gang. Isa na rito ang intelligence gathering sa mga lansangan sa tulong ng mga patrol officers. The only numbers that I'm really concerned about are violent crime rates within the county. So since the gang intelligence unit and gang task force has been in operation, we've seen a marked decrease in the number of homicides that have occurred within the county. Ang field interview or FI, kung saan nakukuha mga detalye ng pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga gang members. But some of the important contacts that happened, they have been a field interview. Just where somebody was being FI'd is what we call it. We're writing down their information, and as you saw, some photographs were being taken of people. Those photographs and those FIs are the seeds that lead to later on prosecutions for some of our other crimes. Sorpresang binibisita rin ng mga gang task force ang tirahan ng mga miyembro ng gang na sangkot sa mga karumal-dumal na krimen at kasalukuyang nasa parole status. Sa araw ng pahinga ng gang task force, ang mga patrol officer ng San Mateo County naman ang tumutugis sa mga gang sa lansangan. We have a problem with graffiti, as most cities do. We try to focus on it, but our main thing is to kind of monitor it, keep an eye on it, see if there's any changes, especially when it comes to gang graffiti. Just constant monitoring, and then also talking to the neighborhood and the businesses to let us know when they see that or when they see suspicious people hanging around so that we can contact them. Alas dos ng tanghali sa De La City Police Department. Nakaantabay ang team ride-along ng bitag. Si Pinoy Patrol Officer Hans Castillo ang itinalagang angkasan ng aming grupo sa pagpapatrolya. Ang kanyang espesyalidad, mga aktibidades ng mga gang sa lansangan.
Sa loob ng investigating room, isang miyembro ng Norteños Gang ang kasalukuyang iniimbestigahan ni Officer Castillo. How old are you? 21. Oh, man, hard life or what? Hard time. Hard time? Where'd you do all your time? Like a bunch of places. A bunch of places? Cocaine transported and all that shit. Were you in the youth authority? Duguan ito matapos isang gang fight. He just pulled my ass like it was nothing and I said, stop, stop. Who is this guy? Hit me. Who was that? Once he hit me, he just ran away like he just went to his room, locked it up. I tried to break the door and that was it. I didn't do shit. I was just taking hits. Lahat na palatanda ng isang Norteños gang, meron ang lalaking ito. Mula sa teardrops tattoo sa kaliwang mata, tattoo sa liig at itaas ng bahagi ng kilay, maging ang kilos at panalita, notorious gang member ito. Nang makita nito ang camera ng team ride along ng bitag, nagbigay pa ito ng hand signal. That's it, you got me. Agad nagsagawa ng follow-up investigation si Patrol Officer Hans Castillo. Ang kanyang punterya, ikutan ang mga lugar na teritoryo ng mga kilabot na gang. Standard operating procedure, na inspeksyonin muna ang kanilang patrol car. Maging ang mga armas na gagamitin sa 10 oras na pagpapatrolya. Mga boss, pinakikita lang po namin yung mga katuwang po namin ng mga US cops. Pero Pilipino po sila sa US. Yan pong mga ginawa po namin from way back in 2009 hanggang 2015. Natigil lang po ng 2015, di na po natuloy gawa nga po ng pandemic. Eh ngayon po, iba na po ang dating kasi unang-una, yung mga polis po doon na medyo naging mahinahon na po sila at marami pong galit doon sa state sa mga polis. Defunding, tanggalan ng pondo ang mga polis. Ganun na po sa US. Tumataas po yung crime kasi tali po ang kamay ng ibang mga alagad ng batas. Although yung iba talagang pinupondo, depende po kung saan parte na in the United States. The southern states, medyo agresibo po roon. Pagdating po sa dito po sa may West Coast, from San Francisco to Oregon to Seattle, matindi na po. Ganun din po sa Los Angeles. Pati po yung mga matatanda roon, pag sumakay po sa mall, lapit na lapit yung kalang parking kasi kung minsan, yun yung iba na po roon eh. I mean, this is something to worry about. And yung mindset po ng mga kabataan doon, pagka-graduate pa lang, high school pa lang, medyo antay na po sila, galit na po sila sa pamahalaan, everything. So anong ibig sabihin yan? Baka kasi magaya ng ating mga kabataan po rito kapag hindi po tayo maingat dito. So ginagawa po natin. So anyway, mga boss, backlash na po yan. Nakikita na po natin yung mga, kung titingnan, yung kalang expression, kahit sino dyan, tumitindi na po, mga boss. Ito naman, ina-express po ng Philippine Charity Sweepstakes Office na ito yung the first anniversary will na nabigay po sila ng kanilang effort sa Typhoon Egay. Alam niyo po ba, ito yung ginagawa ho nga ng PCSO. Yung pagdidistribute po ng mga pagkain, food packs, lahat medisina na yan, sa iba't ibang probinsya. So yun pong ginagawa nitong PCSO, especially at mga saysay po ng mga binigyan po ng frankisa pagdating po roon sa sinasabing small town lottery. Ang tawag po sa kanila, doon po yung mga agency authorized centers ng mga probinsya
para doon, nagagamit po sila pagdating sa mga distribution din po. Nagagamit po sila distribution ng mga goods. Of course, nakikipagtulungan din po yan ating DSWD. Agresibo po yung pamahalaan pagdating sa pagtulong ang nangangailangan. Kaya ito, naka-align po ang commitment. Ito po yung para mapalakas palalo ang ginagawa po ng corporate social responsibility ng PCSO. Ito'y paghahanda nila pagdating sa mga sakuna, kapareho ng mga disaster preparedness, relief operation. Ang pagtulong po yan. E pasalamat po tayo. May mga ganyang klaseng mga, yan, tulad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ganun din po ang Philippine Charity Sweepstakes Office at iba pang mga government and controlled corporation na trabaho lang po sila. Iba na po kasi pag napolitika at may iba nagtatrabaho, trabaho lang na talagang, hindi, ito po sa kanila totoo. Babalik po ang Bitag Live at mabilisan po natin pasatahan ulit yung ating kaninang tinapik mga bossing. Ano? Okay? Again, iniulit ko po, wala pong masama itong mga kapareho po nitong lolo't lola. Lolo't lola na sila. Mga mag-asawang lalaki't babaeng legal na nagsama, nanganak sila sa tagal ng panahon, nagkaapo, at pumuti na ang kanilang mga buhok kahit maputi na. Ang buhok nila ay nagmamahalan pa rin. Kilala sila sa larangan ng industriya. They remain loyal. Kung titingnan mo, yun po ang sinasabing mga example po ng mga showbiz successful in their career and how ilang generation. Wala po ako makikita ang masama dyan. Mag-asawa po yan. Yan. Wala po ako kitang malaswar yan kung hinalikan ni Lolo si Lola. Nagpakita lang sila ng kanilang walang kupas na pag-ibig sa harap ng kamera. So, kayong mga walang magawa, kayong mga anlabo nyo, mga kolokoy kayo, mga comment ninyo, nag-post po kasi kami at nakita po natin yan. Wala po akong, titanggalin na po natin yan. So, that one compared to this one. Ito naman, ang kukumpara natin. This one, balik natin, compared to this one. So, this one, one more time, what is that? Sa tagal ng panahon, ilang henerasyon, nagkaanak, nagkaapo sa larangan, wala, naging senador, naging artista, naging housewife, and all, kumbaga, ideal family. So, anong malaswa niya? Naghahanap ba kayo? Come on! Come on, guys! What about this? Come on, guys! Oh, MTRCB, kami po'y makikimarites lamang. Ano ba nangyari? Martes, unfiltered. Kami po, gusto lang namin malaman. Pinatawag nyo raw para ano? Para sabihin, wag nang uulit na mga ganito? Alam ko dito to. Wanna ko say, ang labo nyo. Adios.